Bilang nanay mo. Maklaro ang text. Or gamay ra. Ito'y ako'y zoom. Kajat. Sige, so, again ha, sa kanina nga given, atong gigamit nga combination kay 870 o 975. But again ha, pwede na ito i-check po ang uban. I-compare lang na natoon sa joy pinakagamay. So, what if ko na akong gamiton kay 855 o 870? Kana. How much is x? Di ba, may morning 2 times the same regapon, same perimeter niya multiplied by same perimeter minus katong usa ka side. So still 1350 minus butang ta lang 855 niya times 1350 minus 870. Pila may magawa sa calculator ani? Kena, ato i-check. So, square root of 2 times 1350 minus 855 multiplied by 1350 minus, pila gina? 875. Ako sa isibigan. 870 dahi, 870. So, magawas kay dako-dako, no? 689.35. So, kung lain ko nung combination ko, no? Ang sabay lain pa nagamit. Wa pa na ito nagamit ang 975 o 855 na. Kana. Pila may resulting value ani? Listan lang tanan no, paspasan lang ako. 2 times 1350 minus 975 times 1350 minus 855. Ano? Pila yung magawasan eh? 609.3. 609.3. Dinala ko yun po. Pero makita ninyo nga, ma-minimize yun ang perimeter using kaning 600 yards. No, kaya again, ang bautan naman na ni kay the fence is to be as short as possible. So, itong pilyon, kanira gaya pong 600 yards. Wa ko din napakita pag last, no? Kanirang, gidritso rin ako gatag sa inyo ang least possible. Pero tulog yun ka value sa inyo makompute na. Naman mata din, no? Kaning grads, itong giskip lang na to. So, kini na ta, number 5. Ika-review center ninyo po hon, ihatag ra ni as looks fam. Kanig, ihatag ra po ni sa mo as looks fam. Pero mas mayo nga, kapag mo sa principles nga pwede ma-apply. So, kanig ano?
A farmer owned a square field measuring exactly 2261 yards on each side, 1898 yards from one corner and 1009 yards from an adjacent corner stood a nara tree. Ato sa kuno ini-draw ko no. 2261 kuno yards on each side. So square de siya no, square field man gingon man. Tato ni draw. Na. Again, basta mag tackle gani mo geometry nga problems, kada statement draw gid mo. Ya, pagpuno-puno lang para inyo ma-breakdown into different parts. So this is 2261 kinipod 2261. Now, gingon no. 1898 yards from one corner and 1009 yards from an adjacent corner stood a nara tree. So butang ta lang nga dunay nara tree dire. Nara tree. So kuan ko no 1898 from one corner niya 1009 yards from an adjacent corner. So akong i-assume na kini siya nga distance, ako lang ni iparealistic ha. Patas-on na to ang kini nga side. Ana. Zoom ta. So ang 1898 yards from one corner, butang ta lang kini nga corner na ang gingon niya. So draw tag line diri. Kini siya nga line ang distance 1898 na. Then from an adjacent corner ko no, let's say kani nga corner adjacent man tupad ba. Kay 1009 yards ko no ang distance. Tubutan ta lang kana. 1009. Next, a neighbor offered to purchase a triangular portion of the field, stipulating that a fence should be erected in a straight line from one side of the field to an adjacent side so that the beech tree was part of the fence. So mani ang medyo ano, medyo hassle nga statement. Sao ni siya na to? Again ha, ang fence ko no, should be erected in a straight line from one side of the field to an adjacent side. So for example, doon ako'y diri baga sugod ron. Let's say, akong fence. Diri nga point, gidro. Ang mo-terminate ko no siya sa pika side, sa adjacent niya nga side. Pero dapat, straight line ko no ang atong mapurma. Mora na siya pasabot. Pero, gi-accept ang offer sa farmer, but kailangan minimum area ko, no? No, kay ikaw may nagbaligya ato, so dapat ma-minimize po nimo. Nga, gamay rang area nga ma-occupy. So what was the area of the field the neighbor received and how long was the fence? So para ninyo, kung saan man pag-minimize ang kanani? Kung saan pag-minimize sa area. Kani, mag-draw man tag line from one point ko, no? Nya, gini ko na itong fence. Pwede nga na, bisag ana, pwede nga na. Ako underline na ang statement nga naging ano na. So, fence is erected in a straight line. Tapos kami ng thickness ani. From one side of the field to an adjacent side. Kana. Ya dapat ang beech tree ko no part sa fence, so dapat maagian siya no. So pananglit. Tingana. Pero surya na lang ta mo unsay makapaminimize niya. Ako lang isuot diri as statement ta. For minimum area, the nara tree kani ang concept ra may importante ani nga kaba mo. The nara tree must bisect the side in which the tree is part of
the fence. So, sir, ang implication na na niya. Para mo minimum ang area, kailangan ko no, matunga sa Nara 3 ang fence. So, saan man na? Ato i-visualize ha. Kani pananglit, kin siya nga line. Ato nang idro. Dapat ko no, kani nga linya is equal to kani. Kaya para ma-minimize gini mo no, kaya kung mas mutas ang usa ka side, mas mutas ko man ang area na. So, kani atong button? Atong nganlan nga, pila man eh, nganlan na tog Y. Kinipod. Nganlan na tog Y. So, mani ang fence. So, ang fence no, ni-meet na siya sa condition nga naigo ang Nara 3. Part ang Nara 3 sa fence na to. So, ko lang libilan diri. Na, mana siya ang fence na to. So, libilan siya na to ang sides ani no. Butan ta lang nga point A ni siya nya kani point B lang ni. Point B, point C para i-draw na tong triangles kay pwede ra na ko ma-label unsa ang triangle atong gipang tan-aw. So again no, if na kay trigonometry nga problems, book a siya into different right triangles na pwede mo ta mag-draw og line diri. Na. Draw tag line diri. Ngan lang daw ta ning distance as small letter A. Ana lang. And then, unsa pa pwede niya? Eh, what if, kaning horizontal distance pod, mag-draw tag line diri, medyo, paano no, medyo samok na ang drawing. So, ato lang line nun ang color ano nila. Na, ngalan daw ta nag-B ko nun. And then, Y ni siya kini Y pod. Nya, kung sa PPD book ko na ito ni. Ato lang yung tanaw ni nga angle. Nganlan ko ni as angle theta. Kini siya. So, kung tanan no, again no, ang area sa field o ang perimeter sa fence, muna siya i-question sa ito. So, kamo sa daw, tanaw sa daw ang figure, kung say, pwede ninyo ma-solve o na. Wala man tayo right triangles pa no, nga ma-solve na, wala pa tayo known nga sides. So, magsugod kita sa oblique nga triangle. So, asa man dira ang oblique na triangle nga given ang duha ka sides? Would you agree nga, kani? Kani nga triangle, nag-curve. No, oblique ba na siya ang triangle? Given ang duha ka sides, kani 1,098 kung ang 1,898. So, sa itong pwede i-apply dira? Kung given tag duha ka sides? By the way, kani, noon man sad ni? Ako ipakita ka ni. Diba, kawa man ta pila ni. Pila may length ni. 2, 2, 6, 1. Kano sige ma-apply ang cosine law? Ka-recall pa mo? Cosine law. Ma-apply ang cosine law kung doon na kay tulo ka sides. Nya, ma-apply po ang cosine law if doon na kay side angle side. So, kaning side angle side, dapat ang A included na siyang angle. For example, natay triangle. Nya, side ni siya, this is another side. Asa ang included angle na niya? Ang included angle kay katong na sandwich sa duha ka side. So, dapat mo ni ang given nga A para ma-apply ang cosine law. Pananglit, kani ang gihatag nga angle, dili ma-apply ang cosine law na. What if, kani ang akong duha ka sides. Kani o kani? Kani dapat ang ihatag nga angle. Again, included angle ang masandwich sa duha ka sides dapat para ma-apply ang cosine law. So ang sine law, ano sa ma-apply? Kung di ma-apply ang cosine law, mora na yun yung timanan. So again, kani lang, mora na yun yung dapat timanan.
SSS or SAS. Now, given man tanan sites, given ang 2261, ang 1898, ug ang 1009. So, kaning angle theta dira, solvable din, anak ko, no? So, muna siya itong una solvon. Now, makagets ra mo later, nga nung gamit na siya. Ito sa solvon eh. So, cosine law. Na. Sige, formula sa cosine law, di ba? C squared equals A squared plus B squared yeah, minus 2AB cosine. Ang angle diri dapat opposite sa kaning side nga na sa left side sa equation. So, ato butangan na capital C. Na. Pero, ilan nang i-mind sa kaniging A o B nga kung ibutan dira, dili na matong gitanaw. Atong gitanaw, kanipa man nga triangle. Kana pa man. Kini siya nga triangle. Kana. So, if mo ni siya ang angle theta, unsa may opposite ano niya nga side? Diba ang 1009? So, 1009 squared equals ang length sa usa ka side, so butang ta lang 2261 squared niya plus 1898 squared. Then minus 2ab cosine c. So 2 times 2261 times 1898. Unsa may angle gamit andre? Ang katong theta no nga unknown. So buta ta lang theta. So pila theta makuha ninyo ani? Ato ako sa i-type lang sa kalkyo. Eh, mahanggit siya, no? Hindi na natin mag-kalkyo. Ako na lang i-try yung top sa kalkyo. Abila, ang makuha ninyo? 5786. Ngano na? Ang previous guro ni mga calculation sa kalkyo, naabot guro pila ka thousand. Ang iyang yata gana kay kuan man ang angle. Murag co-terminal ng angle ba? So dapat inika input ni mo sa cosine theta, guess value ni mo. Again, Newton-Raphson man ang pagi sa kalkyo mag-solve. Butgi lang siya. Sa inyong pagtanaw, unsa man ang angle? Acute or obtuse? Murag acute man siya tanaw, no? So input lang siya, let's say 45 degrees. Ako try dire. 1009 squared equals. Ano lang, tatangon sa kuning window dire. Kita na tamo. Ako lang move dira para dako gid ni makita. So 1009 squared equals 2261 squared then plus 1898 squared minus 2 times 2261 times 1898. Yeah, cosine x. Diba? Shift solve ta. Ang kalkyo mo ta naman na, solve for x.
So for x. Now, ang nigawas ako previous calculation, 351 man. So, ang iya pong pagitaon ng angle, ang pinakaduol po sa 351 nga mo satisfy sa imong equation. Muna, usay, ang kanang angle ninyo makuha, maglahi-lahi ba? Kanang example, nag-solve ka ganina, 50 kapin mo nakuha. Yan, sa sunod solve nimo na imong 500 kapin. Tumod kaya imong nabutang guess value, duol man sa katong angle, duol atong akong terminal. So, since acute akong guessing, inputan lang ako 45, muna yung pinaka-safe. Nganong 45 ang pinaka-safe? Mo man yan tuma sa 0 og 90. So, i-equals ni mana. Mo ni magawas 26.268. Again na, kung magpataka lang mo, shift solve niya. Ang inyong, example, nag-solve mo icon nga problems ko ron, tag 5,000 din na inyong value. I-equals ni mana. Mo na, ang hatag 5,013. Mulahin na, careful na. So again, 45 ako yung butang. Kaya acute akong guessing. Na. So, ang angle theta di ay, ila? 26.27. Na, ako na yung mabalik ako kayo. Ang gani. Na. So, sir, ganong gisolve ta ng angle? Unsa may significance na niya? Notice nga, if kabawat aning angle, pwede natin itanawin nga triangle. Ana. Di ba? Right triangle man na. Kini. Ana. Right triangle man eh. So, sa itong pwede masolve na, according sa itong labels. Di ba? Kaninga distance, ginganlan ako nga B. Ana. Ginganlan ako nga B ni siya. Now, would you agree nga B po din? Kaninga distance, no? Again, kaninga triangle itong kitanaw. So, unsa man eh, kaninga side, this is, di ba, kuha na siya. Opposite sa theta. So, itong button, sine theta equals opposite over hypotenuse man siya. So, sine of 26.27 equals B divided by the hypotenuse. Kung sa hypotenuse, ano yung triangle? Kana, sa kaninga triangle, ang hypotenuse, 1898. Agree ra? Na kuha na ninyo ang triangle. So, over 1898. So, pila din eh. Pila man ang distance B. B equals, pila yun na pa? 840 ang decimal. 0.06. Ang unit na to, yards man yun, no? Atong units diri, so yards ni siya. Na, so wala pa to naman, no? Napatay extra steps nga button. So nakuha na to ang B. Kung sa itong sunod pwede makuha? Para ninyo, saan man na pagkuha ang A? Unsa nga triangle atong tanana ni para sa A? Ay, try sa ninyo. Kanino ka ba mata? 1,009 eh. Niya, kani. Nasolve naman na to. Ang B. So, apply na lang na to ang Pythagorean nga theorem. Again na, kanina po nga triangle. Kana, kanina triangle. Yeah, kabaw matani nga angle, kabaw sa ta sa hypotenuse. No, by Pythagorean theorem, di ba, C squared equals A squared plus B squared. What is the hypotenuse? 1,009 squared equals, unsa ang distance sa A? Wala pa ta kabaw. Unknown. Plus, atong B nga nakuha, 840. Ay, 840 na ito gamitin kay negligible na maguro kayo ng 0.06, no? 840 na lang ni. Ana. So, pila itong makuha sa distance sa A? A equals
yards. So, nakuha naman na to. Nakuha na to ang A. Nakuha na po na to ang B. Next question, unsa na to pagkuha sa area? Para ninyo, sama na to ang area niya. Pwede lahi nga triangle, pero kapamata ka, why? 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 Meaning, kanina nagsas, hira po din. Kanina nagsas, hira po din. At hira? Again na, kung ako yung tanong na slit din, isa din. Ito nga siya, why mo siya, why? So, kanina triangle, tuwaran na triangle ko to. At hira? So, yan yan. Tungod kay na nag-bisect man na siya, kini nga distance, B ra po din eh. B. Nya ka ni, A ra sa din. Yan again, kay gito nga man na, Y o Y. Murarag ka tong sa mga ladder problem ninyo sa statics or mechanics ba nga, kung ang anay ladder nga naka-incline, ang weight mo after kaya po sa tunga. Yeah, matunga rasad ng iyang horizontal and vertical nga components. So, ang area nga itong ganan, di ba kaniman na itong area nga ganan? Ganata masolve na nga area. So, di ba, ma-apply na lang na ito ang 1/2 base times height. Unsa may base, ano eh? Agree mo nga, 2 times B. No, yung height, 2 times A. So, ang area dahil sa triangle, okay, 1/2 times, ang base na to again, 2 times B. Ang B kay 840. Na. Then what is our height? Ang height sa triangle, kay 2A. No, 2A, money ang height, money ang base. So 2 times, pila man eh? Ang A na to nakuha, 59. Na. So pila man ang area din na to? 939120 yards. Na. So muna itong answer sa area. Pero kung inyo nang kinukspam, katungog mog square field, awa na. 939120, ano na. Diritso. Pero mas mayo, mga kapa, mukha sa gikan. Na. Sunod, saan pagkuha ang perimeter? Di ba, ang, would you agree nga, ang perimeter sa fence, equal ra to y plus y. No? Kaninga distance. Ah, kaninga. Y plus y. Muna siya ang perimeter. Totong tanan, ang length sa fence di ay is equal to 2y na lang, doble sa y. Kung saan magkuha sa y? Pythagorean rin po, no? So, ang value ng y, hypotenuse rin na siya sa kanong triangle nga itong naporma. So, y equals square root of, di ba, 2 times 840 squared plus 2 times 559 niya squared. Ayan na. Okay ra? Agree ra mo? Ano yung values? Ang kwan ra niya, ang base ra ni, ang base ka ni ang height sa triangle. So, ang value sa y kay 1426. Nay, kwan niya siya? Point pila man? 0.94 yards. Nakuha to na siyang dublihon. Pila man eh? 2 times y. Pila? 28. Naku lagi no? 28 din lagi ang nasa akong answer kid eh. Ah, ang dubli naman yun, no? Sorry, sorry. Sa. Okay, ako naman yung times 2. Sige,
O na lang. Yusa na na to. Nga, amor, yabon to, P equals 2y, pero ang tibok na ni. Balik, ang 2y na ni. Na. Na. So, ang value, 2018 yards. Ikaw, Asra, sa kalkyo ninyo? Yes. 2018. Nade, git, git times 2 naman din ako, no? Sige. So, mani, 939120 og 2018. Nya, yeah, on separate occasions, murag 2017, 2018, igawas ni, area ang gipangita. Pagsunod nga board exam, ang length na po sa perimeter ang gipangita. So, mana, ang kipaluksuang sa board, board, kitawagan ni, review centers, kay kaning duhagit ka value. So, makapagay mo na, hatagan mo Gluxfam nga mga PDF, na iusahin nga, duha ka value sa ngayatag, kay possible nga muna ipangunta na sunod. So, kwanto no? Mga sila to ka minutes nga problem na. Mga 30 minutes na. So, apunta ng sukol ba muna? 30 minutes, akwal na nga board. Muna ay rason nga na ipang looks from na uban. Anyway, no, kaning 9 to 15, i-activity mo na ito. Kani ko nasunod. Ako na rin balik ko nag-draw ha. Kay katupaglas, ako itong gi-simplify nga usara kahit sa tunga ba? Pero na ko'y correction sa figure lang. Pareho ra ang inyong masol. Pero tulog yun ni ka flagstaff. Three flagstaffs man eh, of equal heights. Na, pero essentially, kato, pwede rin po ito ibalin sa tunga. Ang ako mong gustong solution sa una kung ipakita ninyo. Pero ato lang i-draw ang actual again. Na. So ito nang balik ko, no? From a point O on the ground, a square courtyard of area 160,000 square feet, the angles of elevations of three flagstaffs of equal heights at three consecutive corners of the yard at A, B, and C are 45, 60, and 60 respectively. Find the height of each flagstaff. So ito i-draw balik atong square nga area. No? Na, mani siya itong square nga area. So, nako na yung point O dira sa ground, somewhere sa ground. Na, so, kani nga line, tuluman ko nung ka-corners, consecutive corners, na ay flagstaff. So, let's say, this is flagstaff A. Na, kani nga corner, dire ang flagstaff B. Nya dire ang flagstaff C. Ana, no. Nya yun sa kita nato pag determine ang kuanan niya side. Di ba square man siya ang courtyard. So ang area niya kay length sa side niya is square na to. Nya given man ang area 160,000 na equals length sa usa ka side niya squared. So, pwede rin ito kuha ng square root sa dua ka sides. Na, so, ang S na to, di ba, nakuha naman nila to nga 400 feet di ay. So, kini, 400 feet ni, kani pong usa ka side, 400 feet ka na. Now, again, ang kani nga figure, 3D yun na siya nga figure, so atong i-draw ang isometric nga view. So, mura siya gingan nino. Nga naka-square gyapon. Gingan eh. Ano niya? Apala niya i-copy para parallel gyan siya. Ano?
So na gyud dai tulo ka flagstaff, pero again katong previous nga solution na to, simplified na to siya nga drawing. Kana so dire na flagstaff dire A. Na po yung flagstaff dire sa B o sa C. So point B, point C. So equal mo ko ng height, i-copy na lang ko nino para sure kita nga equal. Kana ako i-connect sa B. Ya kani sa C pod. Kana. Ya, man ya tong point O. Kani katong naa sa ground point O. So approximate lang ako nga na dire ang point O. So kini nga distance kani man siya no. Kani makita ninyo sa top view again. This is the top view kani ang isometric nga view. So from point B to O nabutay distance which is kini rapod siya. Yeah, from O to C napoy lain nga distance. Wala. Ana. Yeah, ang gipanghatag man dili man angle sa ground no, ang gihatag kay angles of elevation kani, angles of elevation. Yeah, respectively man eh, so 45 ang angle of elevation sa A, sa B o sa C. So if we draw a line dinhi nga point from this point padong sa point O kana ang angle of elevation is kini siya. Kana so this is kwan ko no sa point A 45 degrees. So kini perpendicular ni kung kani atong tanan nga triangle. Na triangle man. Dayon ug mag-connect tag lines from point B padong sa point O ang iyang angle of elevation 60 degrees na kuno. So butang tana kini kanang angle 60 degrees nya kung mag-connect po og line from point O padong sa last nga flagstaff kini siya kining angle ang pila man eh 60 degrees kana. Okay ra, agree ra. Yeah, equal man ko no tanan heights nila. So what if i-label ko ni siya as h? Kini h. H pod ni. Yeah, h ada. So kani ko nung triangle nga kaning A ug O ko natong tanan una kani nga triangle. Di ba atong maporma nga triangle is ingani. Na 45 degrees for a while. Lang. Di mama straight. Ana, so this is 45 degrees. Mo ni ang asa ang point A, kani or kani? Kani ang point A no. Kana kay kalinya man sa flag dira. Then mo ni ang point O. Ini nas bigas. AO. Ya kani height. Unsa to maporma equation gani, di ba? Tangent of 45 degrees equals opposite nga side ang height h divided by the adjacent side nga AO. Kana. Dayon, kanina pod nga triangle atong tanan. Kana. So atong maporma is igani. So mani ang point B, point O. This is the height. So kaning angle 60 degrees na ba na? 60 degrees. So what we can form is tangent of 60 degrees equals opposite ragyapon, opposite over adjacent. So H divided by BO. Kana, nyang pinaka last kaning triangle no. Atong pili maporma ang equation. So for this triangle mo siya painga ni. Sa ato lang tarungan niya. Kana, so this is 60 degrees kini ang height. Ang point si asa. Kanino?
point C kani ang point O, C perpendicular man na dira. So again, atong na infer ato no, equal ang length OC ug ang BO. Matunga ra na siya kay kung atong solvon ang BO, di ba ang mahitabo sa BO kay equal siya to H divided by tan 60, no? Dayon unsa pa? Kaning CO, di ba mahimo ning kuan lagi apon atong mapormal man nga equation ani kay tangent of 60 degrees equals opposite ra gyapon over adjacent. So ang opposite nga side kay H. Okay la. Na opposite is H divided by CO. So CO equals kuan ra gyapon H divided by tangent of 60 degrees. Say charger. Ana. So kung equal ra ang BO ug CO, atong ma-infer kay kini siya matunga ra pud ni siya. Ana, so di ba kani 200 feet kini pud 200 feet. Nya yeah, ato ni siyang gilabel as kaning usa dire ka distance kay di ba ato ni siyang gilabel as a variable kini from point O draw tag horizontal nga line na wa man ta ka ba pila ni so nganla na to let's say y so kani pila man ning nabilin nga distance gani. Diba, 400 minus y. So, diba, kani mo ni ang length sa BO. Kini length sa AO. So, diba, pwede ko ni siya ma-define as kung sa man itong AO, ato ko nung formula ng equation sa AO. Diba, ang mahitabo sa AO is may mo siyang h divided by tangent of 45 degrees. Okay ra? Agree ra? So, if kani nga distance, AO ni siya. AO, kani, unsa man nga distance? Diba, BO. BO. Now, pwede ni nato gamiton ng kaning duha ka triangles. Kaning gamay nga triangle, o kaning nasa ubos nga triangle. Katong anong sarman na na? Y raman. So, ang metabo, hinga ni. Y og H. Kay ang kaning A og B o i-express man ta na in terms of the variable H. So, kani ko na nga triangle, ari daw tayo nga triangle mag-una. Kana. Kung sa itong pwede ba ito? Na, kuha rin ninyo, nasolve na ninyo nga problem or pan pa? Wala pa. Mapythagorean man nino, nga naman. Kabaw ta y ni nga side. Nya kani. Kabaw mata 200 na, di ba? So atong solution ani kay y squared plus kani 200 squared equals ang square sa hypotenuse. Ang hypotenuse unsa ba? Di ba ang iyang hypotenuse kay ang AO squared aga na kani nga triangle atong gitan-aw. Right triangle man na, perpendicular man eh. Pero ang AO kabata nga H divided by tangent of 45 degrees. So may mo ning Y squared plus 200 squared equals H divided by tan 45 dayon squared. So this is our first equation. Kana.
Nasunod nga triangle na itong tanahon, kanina po. Kini nga triangle. Kanang na IBO ba? So, if kanina nga triangle, Pythagorean, yan po no? Ang usa ka side, 400 minus y. Ang usa ka ay 200. While the hypotenuse is the distance BO. So, kana ko ng mga triangle, kanang mas gamay nga triangle. Kana. So, atong maporma, draw lang tagline dire para ma-separate. So, ako sa ka-length no, 400 minus y. So, 400 minus y squared niya plus 200 feet yung usa ka distance horizontal. So, plus 200 squared equals BO. Kung sa man ang BO, di ba? H over 1060. Ato na lang, less than. Yan na, BO. Loran na na ta. Na, ang BO ni siya. Tan 60. Dayon, square na to. So, unsay na purma na to. Diba, nanatay two equations with two unknowns. Ano? Ang problema na yun, no? Kay, kailangan siya i-simplify gamay. Kaya di man na nimo makapuanda yun. Purma. So, yan yung itong button. Unsa may masayon i-simplify yan eh? Kini or kini? Kanino? Nga naman. Kay dili siya binomial ang sodera sa square dira. So atong button, kay i-rearrange na ni. So sama na ninyo, di ba? Pwede man na ako i-move ang 200 squared sa pika side sa equation. May mo siyang h over 1045 dayon squared minus 200 squared. Kana. So ako rin i-move kaninga expression. Ya, para matangtang ang square dire, kung sa inyo root button, di ba, pwede rin ito kuha ng square root sa duha ka sides. Kana. So kung yung muna yung square root, cancel na ba di? Kana. Cancel. Cancel. So, ang y na to will be square root of paano? H over 1045 squared. Yeah, minus 200 squared. So, kaning expression i-substitute sa second equation na to. Na, wala niya medyo one nga part. Asun. So, ang metabo no kay ang y is dyan na nako. May mo na ning 400 minus kanina ang y ako input. So, 400 minus square root of h over more. Tapos ang i-type ninyo sa calculator dapat, no? Yan. Squared minus 200 squared. Dayon, plus 200 squared equals h over 1060. Yan kanina naka-square po. So, ito. Ito lang input sa LTW. Apilan, igawas na. Ang H kay 374.95. Ang unit kay feet, no? Kay feet man ang distances na to. Pero, tanawa, ang answer sa board exam in meter ang gihatag 114.31. So, saan mo na ito pag-convert? Kaya, di ba, pila man ka feet ang 1 meter? Di ba, 3.28? No. So, 3.28 feet ang 1 meter. Dapat memorize ninyo yung tanong conversion, ha? Pero kung hindi ninyo ma-memorize, ara musod ang function ni kanon.
Okay, again, sa Canon, pakita lang ito mo. Casio, okay, mo-convert ang Casio, pero kailangan lang ka itong nasa luyo. Dapat memorize ganun mo. Pero ang sa Canon, automatic raman. Akabara mo ano? Magamit sa convert. So, pila man niya, ang result ani, 114 sa point pila man. 0.31 pero nakameter. So, ika board exam ninyo po, bantayin lang kita kay giingon magyud diri nga find the height of each flagstaff in meters man, giingon magyud nga in meters. So, what if wala ninyo nabasahan ya? Nagasumo nga erroneous ang question. Kuana, madiskwido naman na. Pero again, no, kaso oras ang solution ani. Kay need man i-draw, di man pwede ma-kwandra. Mamata-mata ni mo, o nga na, dagis ka. Pero taas ang solution, mana, usa ni sa mga gi-looks fam. Kaya tag sa looks fam. Ano saan? Ako yung sumatak. Maklaro ang question. Anyway, narama mo yung kapyan, ano? So, manino ang solution basta matkad ang gamiton? Ang value sa y, 374.95. Pero di man pwede mag-matkad na, eh. Pwede exam ninyo. Kani ko no, last. Ay, akong bato na rin ba? Ako nalang i-discuss ang property sa ngayon ka Friday instead nga quiz kay activity na lang. Pero kailangan ng solution. Kailangan ng solution. Mga lima lang siguro? Lima or ano? Pero na choices. Matagog choices. Ano wala na lang quiz. Ako ko lang makakover tagdagan ba? Kay si Sir Batusin, yung plano ba kay board exam nga type good ba? Ang questions nga manggawas board exam niya, siyari mag-imo kuno sa 50 ka items. So ang inyong midterms kay 50 items. Ano sa? Dili, siyari ko nun. Mag-imo. Pero pareho naman ang topic, naka-discuss man sila o lap o mixture pag last. Katong nisab ko. So, kwa na. Again na, 50 items inyong i-prepare na. Tulok ka oras. 50. Midterms. Nga, depa. Nga, ini ka finals nga departmental kay 75 items na niya. 5 ka oras. Pang board yun nga type. So, kwa na lang. Pag-review na lang mo daan ron. Okay, kung i-board exam type ni sir ang inyong midterm, nadyo din mga unexpected nga items mga gawas. Oh, Mark, Sabadora na siya. Expect the unexpected yun mo. Hindi ka gawin. Dili, dungan yun mo tanan na. Walay mag-una, walay mag... Oh, ni chat si sir na ko ganina. Message yun. Ansa? Ang midterm, murag kuha na ay midterm ninyo kung departmental gani, dahil ay mugro man na, i-assign na inyong alphabetical order na usually. Ang question, si sir ay maghimo, tanan, sa 50 items. Eh, taga nun sa tamo sa PowerPoint ni sir. Na may gisend si sir ako, katong nisab ko sa Sabado, duha man to ka weeks ko nisab. Kani. Unsa? Sa midterm, sa imo ba? Tanan. Ako lang isa ninyo, na yung mga baterias diri. Sa akong i-check ka, sa ito na ko na-save. Ako rin yung pinipost.
Yeah, ang gingon ni sir, kahimuan ko na ako discussion ang midterm, pero after na sa exam, after na, musensya daan ako, pero dili ko nun eh, pa YouTube ko na kung dili pa mahuman ang exam. Pero basig, mag-imo ko sa uban lang item sa to, ighatag niya kay, kanang similar-similar lang ba, di gina ko ikot. Di sa na ko i-reveal tanan, kay 50 ka items, di sa na makaya agad. Oh, yeah. Asa mo to? So anyway, ang kaning discussion ako for last week sa katong nisab ko, narigyan po sa YouTube na hindi nga items. Wala na na. Kana ang proktura na lahi lahi, pwede sila Ma'am Sande, sila Sir Larry, sagol-sagol na ang proktura. Kining item, sako na naisin ninyo. Ha? Mo proktur? Pero usara ka room, tag-usara ka room ka dapat. Kana ako na naisin ninyo. Kini lang ko no, last. Wala ko nigi apilog. Kani no. Wala ko nigi apil sa inyo sa inyo. So kani ko no. Cebu Pacific airplane travels in a direction of north 30 degrees west at an airspeed of 600 kph. If the wind has a speed of 80 kph on a direction of north 40 degrees east, what is the ground speed of the plane? So kaninga problem, dali raw ta ni siya, pero ang lisod na ni kay unsan siya pag visualize or unsan siya pag draw. So, ingani ato button. I-draw sa nato first ang kung ano, direction sa lane. Yeah, draw tag cross. Ayan. So, north ko no, 30 degrees west. So, gikan sa north, yeah, move tagamay no sa padong sa west. So, butan na lang. Kini. Ayan. So, money ang 30 degrees. Ano? Money ang gi-travel sa airplane gyud. Pero, naman po'y speed ang wind. Ano? So, sa effect anang wind, sir? Ang effect anang wind, kaya diba, iyang masibog ang plane na to. So, for example, money ang plane. Ano? Pagpasensyahin na lang ang drawing. Kung na'y wind, ang airplane na to, mo sibo gamay diri. No, example, ang wind na to kay Ari Padong. Ngano araman Padong? Kay north 40 degrees east man ko no. So, Ari essentially, murag ang atong wind, directed man pa na. So, atong plane, mo sibog Padong diri. So, mani siya ang effect sa wind speed. Yan na. So, ang wind speed, gikan diri. No, padong sa final location sa plane. Na ato lang ni sibuga may bu para maklaro ang angle. Kana. So ang inclination sa plane pila man na, 'di ba? North ko no, nya 40 degrees east. Asa man ang 40 degrees ana para ninyo? Kani sa baba no kay north nya sibog ta padong sa east. So, this is 40 degrees. Yan na. So, pwede ta maka-form o triangle, ani? Sa ito nang isumpay. Kanilang ba? Red lang ba? Ang kaning musumpayan nila, muna siya ang ground speed. Yan na. Ground speed. Na. So, pila gito yung speed, ani? Sa plane mismo. Air speed niya, 600 kph. So,
Kani. Airspeed equals 600 kph. Kani, unsa man nga speed? Diba, sa wind ba na? Mo man ang nisibok siya dira. So, wind speed equals ila man eh? 80 kph ko no? So, ang puta na, pila ang ground speed? Kung sa'yo magamit na to nga, kuha na ni. Kung itapad nila itong angles, no? Kung sa itong first nga, pwede man kuha. Excuse me. Yan na. Diri sa ako na ta, sa ubos. Pila man yung angle? Kung 30 ni, 60 to na, no? Kung sa, sorry. This is 60 degrees. Now, kung 60 ni, kailan man ni? 30. No. Ang 60, katong nabilin din eh. Or kanina lang kato i-draw, kanina may importante. No, okay, ganan mata makabaw pila ng total na. So, kini siya ng angle, 60 degrees. Kani, pila man ni? 50. Kanina nabilin din eh. 50, anong 50 man? Kay 90 minus 40, no? So, kung 50 ni siya, pila man yung total? 110. I-agree na lang ako. Na total na ni 110 degrees. So, unsa yung ma-apply na ito nga law, ani? Cosine law, nga naman? Natay side, no? Side, angle side. Or, unsa yung ito? Side, angle side. Or, side. Kung dili ma-apply, ato ma-apply ang sa inlo. Nga naran nyo tumanan. So, cosine law ta? Cosine law. So, natay ground speed, no? Nga, ground speed. Kung sa opposite nga angle sa ground speed, kung sa ganan natanig, GS na lang. GS. So, sa ganin ang cosine law, di ba? Usa ka side squared sa. Kana equals ang square sa duha ka sides nga nabilin. So kaning 80 o 600. So 80 squared plus 600 squared. Kana. Dayon minus 2 times AB man 2 times AB cos theta. So 2 times 80 times 600. Dayon, cosine. Kung sa angle gamiton, ang opposite sa kaning side nga na-isolate dira sa kilid, which is 110. Nga. So, solve ako, no? Pila man ang GS. Pwede rin nino kuha ng square root aning pikas nga side. Pila? 631.85. Unit kay KPH ragyapon. Ano? No? So, sakto ra. 631.85. Wala rin may gilis dyan sa 7 to... Sa taong ipansin ninyo, 7 to 15 to no, or 9? 9 to 15. Okay ra, wala ra eh. Lisod, ano nila? Identities man yun, no? Identities, pwede rin ninyo lubton good. Ang question sana. Kay, example, find A plus B. Pwede rin ninyo gamitin ng choices sana para ma-obtain ninyo. Ako sa may klaro nga identity ani. Ang uban ani, ma-substitute ra magud no kaning 13 o kaning 14. Kaning kuha na lang ko no. 12, pero ay pero nansira naman yun niyo no. Kaning 12 o kan unsa may medyo kuha na ni.
Anyway, ako muna i-discuss kaning number 11. Kaning 11, kaning mga nine properties. So, mo ni siya. So, ako ni siya ng window dire. Ako lang i-send din niyo ang properties. Maklaro na ba? Naiuban na din nung kuhan sa STCM. Ayan. So kung doon na kay triangle with one side and two adjacent angles, ang pasabot sa two adjacent angles kay angles nga nagtupad. Pwede niyo mo makalculate ang area using this formula. B squared times sine A times sine C divided by 2 sine B. So, again na, triangle na kay usa ka side niya given ang duha ka adjacent nga angles. Pwede niyo mo makalculate ang area automatically. Pero, pwede rin ka pwede niyo mo ma-solve mano-mano, pero medyo taas-taas yung mong solution. Na, kaya mo maning book on into different triangles, duha ka right triangle, kay oblique man eh. Oblique man eh siya nga triangle. Dayon, kung nakay triangle nga nahit tulo ka sides, para makuha ang area, pwede nyo mo i-apply ng formula. So, square root of S times S minus A times S minus B times S minus C, muna na ang area nimo. So, kaning A, B, ug C, muna ang length sa sides. Ang S, muna itong gitawag nga, na-discuss naman ko ninyo na katong semi-perimeter. So, half sa perimeter, A plus B plus C, mo man ang perimeter, half ana, mo na, gidivide niya siyang 2. Na, so, ako lang inote rin nung semi-perimeter niya siya. So, ang lain tawag ni kay Heron's formula. Mga ninyo makita sa books ani. Heron's formula. Kana. So, i-orient lang mo sa term ni kay basig ang inyong review instructors po magsigingon ba atong gamiton Heron's formula niya kasi di niya mo makaila. Na. Pero dili ni magawa sa board exam, wala may pangan niya pumunta na dira. Yeah, if na kay triangle with two sides and an included angle, unsa gining included nga angle, di ba? Katong na sandwich sa duha ka sides, no? So, ang area na niya kay B times C this side, times the included angle, kini siya, katong naka-sandwich sa duha ka sides niya, divided by 2. So, dili din mo ma-apply ha kung pananglit, kaning angle ang gihatag. Sa kasama yung course na yun. Example, kaning angle ang gihatag, di siya ma-apply. Na naman, dili man included angle sa B o C. Kaya wala man na siya na sandwich. So, mala na inyong careful lang dira. Kaya basig, mo automatic mo butang ba? Na naputay triangle circumscribing a circle. Ang pasabot sa circumscribe, kay na siya sa gawas niya, na itulo ka points of tangency. Kani. So, circumscribe ha. A triangle circumscribing man, ang triangle ang nasa gawas. Kung circle circumscribing a triangle, unsa may itsura na? Na, circle, hindi mo kita ano. Sa? Ano, kung circle circumscribing a triangle, ingan niya ang itsura no, circle na nasa gawas niya, na ay triangle sa sud. Circle circumscribing.
Basa, kana na lang. Anyway, na-mention naman ako. Lisod kay Swat. So, itong formula sa area, kay ang radius sa circle, R, multiply na to sa semi-perimeter sa triangle. Pura na siya shortcut. Naku na importante ni sir. Kani akong gisummarize mo ni mga nanggawa sa board exam nga figures. Nga possible ta nga ma-apply na ning formula pero murag iguna ninyo tan aba kasi may buong mga taas mga solution na ni. Kay kuy mo ning manamanahon, dugay gid ka mamana na kay kuan pa ninyo ang area kada sektor ana. Kada sektor niya, murag ikaw pa mag geometry ana sa paano nabilin. Ana, nya pwede po niya triangle inscribed in a circle. Which is pareho rin yan, no? Circle, circumscribed in a triangle. Kanina lang, naraman din ko yung kondire po. Pero ako lang yung gituyo, gano akong gibuwag. Kaya para makababod mo, unsa na ang term na inscribed. Ang inscribed kay nasa sud, no? So, triangle inscribed in a circle, na triangle na sulod sa circle. Ang area na to na kay ang product sa tulo ka sides. Divided by 4 times the radius. At murag nasa pawan yung uba na. Kung nasa huwag ibutang basa ka na. Divided by 4R. So pila naman yung ka-formula? 5, no? Punan pa ito na. Pwede sa D. Area of triangle with a circle inscribed outside the triangle. Huwag ni D, no? Ano? Area of triangle with a circle inscribed outside the triangle. So, kaning inscribed kay, kaning, kuhanin mo, mga length ni mo, extend ni mo. Extend ni mo, kaning extend po ni mo. So, na kay, kuhan diri, circle nga ma-form with two points of tangency. Tangent man ni diri nga point, o diri po. So, ako ni siyang giapil kay, natoy problem diri, abot, unsa to'y nalimot ko sa problem, flashlight pa itong ma-problem or something. Basta, ang netabo, igani ang maporma ni mga figure. So, ang kuha ni mo, ang area ni mo, mani siya ang computations. Kana. Pwede RA mo gamiton, RB or RC. Depende asa siya, iscribe. Kay kani, akong gidraw diri, kani raman. Diri man siya. Dira nga point. So, kaninga, ang, balik, kaninga formulas, dili na sila different. O sara na ka-formula niya, mag-vary lang, depende sa drawing. Na pwede raman ninyo i-draw, nga, the same way as this lang, nga, ABC niya, katong naka-scribe, muna inyo nganlan nga, point A, dira. Pwede ra. So, kaning S, semi-perimeter, nga po niya. Yang inyong area, kay ang radius sa circle nga nasa gawas, times S minus A. Pero ang ipakita niya sa board exam, katong time ni gawas niya, kaya ang radius sa circle. So, ang area, gihatag to ang area. Nya, kanipod, side of a triangle with three angles, nya, known ang perimeter. Medyo lisod man, no? Kay, kung saan na niyong pag-solve, kung walay perimeter, kay ang metabo na, kung wala yung perimeter, wala ka gabaw sa mga sides na di. So, dili ka makaditsog apply cosine law or sine law. Muna, naputay mga derived nga formula sana. For example, missing ang side A. Kung sa missing nga side, ang kaning nasa babaw, kuadra na, perimeter times sine sa iyang opposite nga angle. So, kung B ang missing, kani P sine B, C ang missing, P sine C niya. Ang denominator always ang sum sa tanan sine sa angle. So, sine A plus sine B plus sine C. So, pag-expect na mo, nga na yung mga mugawas aning problem. Na uban problems ko ihatag sa activity nga plug and play ra. Pero dapat kabaw mo sa formula. Na, pero activity man, makatabi-tabi raman mo. Para makuha lang, para mas mag-orient lang mo ba. Kaya ako na i-quiz diritso ang plain trig niya. Wala mo kagi sa uban problems kasi kuhan lagi po ng scores. Ako rin mabuang mag-inata na inig ka. But... So, kani ko no, equilateral triangle ko no. Basta equilateral triangle, 60 man ano, tanan, kuhan, tanan included angles. So, man itong formula magamit. X squared sine 60 divided by 2.
Na, pero ang equilateral triangle, pwede raman ninyo tungaon. Himo ninyong duha ka right triangle, mora gyud po ninyo maporma. Kini, mora kana tungaon ninyo. Ya kung equilateral siya, meaning kani x over 2 man eh. Kani x over 2 pod. Oh, so pwede ninyo ma 1 half base time sa itang each ana. Ay, ina lang ni gamita. Ina ni gamita, mas may nga. Kanang tungaon na lang ninyo. So, may tabo sa area na kay duha ka buok. Duha ka buok, 1 half. 1 half times ang base pila. 'Di ba? X over 2. Ang height, pila man ang height ani? Ang height is x sine 60 times x sine 60. Arara, nagika na. So, ato tanan, unsay mga makancel ni ko, no? Cancel man eh. No? So, mabilin, x times x pila. X squared muna, x squared ni, times sine 60, yeah, divided by 2. Hala, ay nalang na-memorize ang formula. Pero kanina isosceles, helpful niya siya. So, kanina, 2 din yun, no? Natabunan man ako, but... So, if isosceles ang triangle, again na, isosceles kay na duha ka sides nga equal. Kana, x o x, equal na sila. So, kung equal niya siya nga sides, equal po na ilang angles diri. Ilang included nga angles. So, kining y, iyang opposite, mo na siya ang angle beta diri sa, paano to? Atong derived nga formula. So, formula ra kay x squared sine beta then divided by 2. Pero, pwede rin po ninyo bukun. Himo ninyong duha ka right triangle. Nga, makuha raman ninyo yung expression. Pwede rin na, din ninyo memorize on. Then, ang beta equals 180 minus 2 times theta. Nakani, kabawa raman mo ni. Nga, kung scaling triangle, maram gaya po ni, ang Heron's formula ram gaya po ni. Tanawa, S times S minus A, nga S minus B, S minus C, pareho rin na ni. Kanin. So, any triangle, pwede ni ma-apply ang Heron's formula. Basta given ang sides. Kani. So, sum of exterior angles sa polygon, 360. Always di siya. Pero, unsay derivation na na? Nanay, derivation na? Pwede man din, dili ninyo memorize on. Na. Ah, kani ko no, wala ma, wala ko nabutan din no. Pila may sum of interior angles? Ka recall ra mo? Sum of interior angles sa polygon. General formula ba? Kung triangle, 180 man no. Pero kung kuha na, upat na kasides ang polygon, let's say square or rectangle, pila naman na? 360. So magsugod ta sa 180 kung tulo kasides. Kung upat na kasides, 360 na. Diba? Kay kung triangle, 90, ay, kaning rectangle, 90 each, 90 times 4, 360. So pwede ra ka mag-interpolate gamit niyo value. So pwede ra po, kaning mong gamiton para makuha niyo ang sum of interior angles nga formula. So, atong bata na na, n, niya, sa, n minus 2, times pila man, times 180. Muna ang general formula sa sum of interior angles. Pwede ka mag, ang triangle mong basihan ba? Kay, tuluman ka sides ang triangle, 3 minus 2, pila man, 1, 1 times 180, 180 degrees mo na yung sum of interior angle sa triangle. Kung rectangle, di ba, pwede 4 minus 2 times 180. May mong 360. So, pwede rin kanin yung baseline na nga formula. Pwede kayo nga, kanin kayo, gamitan ninyo yung stat sa calcio. Kato kayo mag-kwanta. Mag-ganita ba? Stat. Asa to? Ay, sorry, sorry, kanin. Mode niya, stat. Ya, yeah, diri ka sa linear 2. Ya, yeah, ang number of sides sa triangle, 3. Ang iyang outside, 180.
Niya kung rectangle, four sides, 360. Ana, so what if, kung tanong ka, pila ang sum of interior angles sa polygon nga na ay 106 sides? Pwede ra ka mag-interpolate dire, pero pwede ra po ka ning formula yung mga gamiton. Pero kung nakalimot ka, pwede ka mag-interpolate. Pwede ra nimo i-easy niya, magkato lang kang shift stat niya, regression, y hat ka or x hat. Depende kay, usay po, tanong mo po, pila ang number of sides. So for example lang, ang gi-input nako sa y, di ba, ang angle. Ang gi-input nako sa x, ang number of sides. So kung given ka sa number of sides, pare sila mo y hat. So for example, 3 y hat, 180 hat agana. So kung 106 ang sides, kana, mo ni ang sum sa iyang interior angles, 18720. Pero again, pwede rin ka po ninyo mo i-plug ra direct. Kana. So mani no, ang sum of exterior angles always 360. Dinala na ko ipakita, kanina lang sum of interior angles. Pero ang derivation na niya, gikan ra sa sum of exterior angles. Nya, two angles whose sum is 360, ang tawag na, conjugate angle. So, mugawas mo gud ni sa terminologies. Naiuban nga question sa MST, nga mubo ra kay question. Example, kanang one angle is 70 degrees. What is its conjugate angle? Maraming na ba? Maraming na questions. Pero kung mo kabaw sa term, mo na siya medyo problema. Nya, an angle greater than 180 but less than 360 is called a reflex angle. Ano? Nya, mo manino, ang last, katong yung gisolve na to, nga 2018 yards, mo na siya ang derivation na to. Derived na yung formula. So, the minimum length x that will terminate at the two longer sides a and b, mo ni siyang formula na to. Yan eh. Yan, yan. Kaning nabilin din, mo na ni katong mga gipang solve na to. Ako lang isend ninyo po. Pero ang uban solutions din may bumugod. Ay, example, katong flagstaff, pakita ang damang yun sa. Tanawa, kani, cosine 26.27 equals kani atong kani yung gibuhat no pero atong gibuhat masaya na atong gibuhat kay ato rang gibuhat tanaw ginsa na to pagkuha ang 559 di ba gagamit ra tag Pythagorean sa 559 pero diri saya kay ga minus minus pa nya basig di niya ninyo makuha nya sayo pagyud ang mga length diri awa 1261 dapat 2261 man mo na wala ko nag kuhan sa libro. Nya kani kay naka cotangent. Ana, pero paano gyud na? H over tan ra gyud na. Mo na wala ko nag mo nang gisolve gyud na to. Paano man? So kani ako lang po i-send ninyo para ma-check ninyo kung sakto ba yung answer sa activity. So kani unsa man ning figure? Di ba pareho ra ni sa katong rule dire? Kini siya. Sama to. Kini nga role kanina. Mara na. So kaning uban nga kwan, basig mo ni manggawa sa inyong activity po. Sige, kanalan.